Magandang araw o gabi sa aking mga tagapakinig. Ngayon ay muli tayong magbabahagi ng isa na namang nakakakilabot na padalang kwento. Kayo na pong bahalang mag-like at comment kung nagustuhan ninyo itong kwento. Magsimula na tayo sa kwento. Bago po ako magsimula, lahat po ng mga pangalang gagamitin ko sa kwento kong ito ay pinalitan ko na rin po para itago ang mga pagkatao namin. Binabati ko na rin po ng isang mapagpalang araw ang lahat ng inyong tagapakinig. Mga 30 taon na po ang nakalipas, ipinanganak ang bunso naming kapatid. Bale, pang-apat na anak. Tawagin niyo po akong Narding, panganay sa magkakapatid at nung mga panahon yun ay 15 taong gulang na. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa Mindoro. Nasabi ko pong liblib dahil nung mga panahon yun ay kakaunti pa lang ang mga bahay sa lugar namin. At hindi maitatangging talagang hindi pa naaabot masyado ng sibilisasyon ang aming lugar. May kuryente na pero talagang liblib na baryo ang datingan. Walang masyadong pumapasok na mga dayo doon at mahirap rin karamihan ang mga nakatira. Kasama na kami doon. Mahirap ang buhay pero ginagapang naman ni nanay at ng tatay ko ang mga pangangailangan namin. Tumutulong naman rin ako noon. Nagtatanim ako ng mga gulay. At tuwing Linggo ay pumupunta ako ng bayan at naglalatag ng mga panindakong gulay. Doon lang banda sa may tapat banda ng simbahan. Masaya na po ako noon kung may maiuwi akong 50. Napakamura pa kasi ng mga paninda ko noon. Pero talagang mura din ang mga bilihin. Kaya malaking tulong din talaga sa pamilya namin. Lalo at hindi rin makapaghanap buhay ang nanay ko noon dahil nagbubuntis siya noon sa bunso naming kapatid. Masaya ako noon dahil may dadagdag sa aming pamilya. May bago na namang magiging sentro ng aming atensyon. Kaya todo kayod po kami noon ng tatay ko para sa aming pamilya. Hindi pa man naipapanganak ay marami na kaming mga pangalang naisip noon. Ngunit kinabahan kami noon nung dinugo ang nanay ko nung mga 4 na buwan pa lang ang kanyang ipinagbubuntis. Wala naman siyang ginagawang mabigat sa bahay pero bigla na lamang po itong dinugo. Sa pagbubuntis niya sa aming magkakapatid, hindi daw talaga siya nakaranas ng ganon. Tumakbo po ako noon para puntahan si Ninong Dolpo kasi kakapagawa lang ng sidecar sa motor nila na ginagamit ni Ninong noon kapag ibinibenta niya ang mga alaga niyang baboy doon sa bayan. Ang sabi ni tatay, baka pwede yung gamitin para maidala agad ang nanay ko sa hospital doon sa bayan. Hindi naman nag-alangan si Ninong Dolpo noon na tulungan kami. Wala pa yung bubong. Bale, open lang na sidecar kasi nga kinakargahan yun ng mga baboy. Doon po namin kinarga si nanay noon habang dinudugo na po ito. Ang hirap pa po noon kasi medyo malubak po ang daan na hindi pa sementado. Pero kinaya naman po iyon ni nanay at umabot kami sa hospital. Ang sabi ay mahina lang daw ang kapit ng bata. Kaya may mga ibinigay na gamot ang doktor. At nakalabas din naman agad si nanay sa hospital kinabukasan. Akala ko po noon ay talagang yun lang ang dahilan pero nung mismong araw na nakalabas ng hospital ang nanay ko, narinig ko silang nag-uusap ni tatay. Ano ba kasi ang nakita mo nung gabing ginigising mo ako? Tanong ni tatay sa nanay ko. Ito po talaga ang inabutan ko. Habang nasa may labas lang ako ng kanilang kwarto. Maitim. Napakaitim. Kalahati lang ng mukha niya yung nakita ko. At yung kamay niyang nakakapit sa bintana pero napakapula ng mata. At yung kamay niya ay mahahaba ang mga kuko. At napakaitim din. Medyo mabalahibo.
Narinig ko pang sagot ng nanay ko noon kay tatay. Napakadali lang po kasing buksan ang bintana ng kwarto nila. Tapos, lagi rin silang may pailaw na gasera sa kwarto. Lalo at buntis ang nanay ko. Pinigilan ko ang sarili ko noon na magtanong tungkol sa mga narinig ko. At tumayo lang ako doon at patuloy na nakinig. Alam kong may mali eh. Ang sabi ni kumparing Dolpo, may napansin din daw siyang umaaligid na nilalang na may kakaibang anyo doon sa kanilang babuyan. Mukhang may bagong aswang na gumagala. O baka naman matagal na. Pero ngayon lang sumusubok na mambiktima dito banda. Dagdag pa ni tatay na parang makahulugan po ang kanyang tono. Yun bang tipong parang may iniisip siyang kung sino na ayaw niyang direktahin? Nang marinig kong tumayo na si tatay sa higaan at palabas na ng kwarto, umatras ako agad sa may labas ng pinto sa harap ng bahay at pinagpag ko ang tsinelas ko doon banda na kunwari ay kakarating ko lamang. Kakarating mo lang? Tanong agad ni tatay nung lumabas ito ng kwarto. Oo tay, inasikaso ko lang yung mga gulay doon sa kabila. Sagot ko naman sa kanya. Ang sinasabi kong kabila ay doon sa lupang pinagmamay-arian ng tita ko na pinapagamit nilang din sa amin para mataniman din ang gulay. Mga 3 araw ang nakalipas. Gabi na ako umuwi noon galing sa pagbebenta ng gulay sa bayan. Inabot ako ng gabi dahil talagang pinaubos ko ang gulay. Hanggang mga 7 yata ng gabi yon. Hindi naman kasi pwede na bitbitin ko pa yon pabalik. Lalo at wala naman ding masakyan papasok doon sa baryo namin. Maglalakad ka po talaga papasok doon. Sa totoo lang, nag-aarkila lang ako para may magkarga ng mga gulay ko palabas ng baryo. Mga lagpas alas 8 na noon nung dumating ako ng bahay. Umikot ako sa likod dahil maghuhugas sana ako ng paa. May balon kasi doon sa may likod ng bahay namin noon. Habang papunta sa may balon, nakita ako sa gilid ng mata ko, sa peripheral vision kong baga, na parang may gumagalaw kaya napalingon ako agad. Doon ko na po nakita ang bagay na hindi ko malilimutan. Merong nakayuko doon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Merong aswang doon sa likod ng bahay namin. Nakayuko po ito at nakadikit sa dingding ng bahay namin. Medyo nakatalikod dito halos sa akin pero ang mukha nito ay nakadikit talaga sa pader. Doon banda sa kwarto ng mga magulang ko. Medyo napatras ako dahil ayokong makita niya ako doon. Pero sa pag-atras ko po na iyon, nagkataong sumakto ang anggulo at nakita ko doon sa pwesto ko na marahan itong dinidilaan ng pader. Maliwanag po ang buwan noon at pabor na pabor po ang liwanag doon sa likod ng bahay kaya talagang nakikita ko ang pinaggagawa niya. Nakakahiyaman pong sabihin, hindi ako agad nakagalaw noon dahil sa kaba. Literal na halos maihina ako sa salawal. Hindi niya ako napapansin dahil siguro nakabuhos lang ang kanyang atensyon sa kanyang inaaswang sa loob ng bahay namin. Agad po akong pinagpawisan pero ilang segundo lang bago ako nakaramdam ng galit at natauhan ako. May nakatumpok po doon na bote ng long neck na tanduay dahil madalas mag-inuman si Ninong at ang tatay ko noon. Bigla pong uminit ang dugo ko noon at agad kong dinampot ang isang bote at ibinato yon sa hayop na yon. Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Sigaw ko po noon dahil sa galit na parang biglang nawala ang nararamdaman kong takot. Tumama po yung bote sa dingding ng bahay at agad yung nabasag. Nanginginig po kasi talaga ang buong katawan ko noon.
Lalo na ang kamay ko, kaya hindi ko sa tinamaan. Nung lumingon po yun sa akin, Sir Dan, talagang natigilan po ako noon. Nakita ko po kasi yung mga pangil at naglalaway po yun ng sobra na parang mas malala pa sa isang asong ulol. Pero tinignan lang po ako noon at hindi ito umatake sabay mabilis na tumakbo palayo. Napakabilis ng kilos noon, Sir Dan, na nung lumabas ng bahay ang tatay ko, hindi man lang niya iyon naabutan. Sigaw ng sigaw si tatay noon at pinaghahamon niya ang aswang. Nakainom kasi ito noon dahil kakatapos lang pala ng inuman nila ni Ninong. Nung tinignan po namin doon sa may likod ng bahay at inilawan namin ng flashlight ang paligid, nagtaka po kami nang makita ang isang pares ng tsinelas doon sa may likod ng kay Mito. Teka, kay kumpare to ah. Wika agad ng tatay ko. Kakatapos lang namin ng inuman at dito siya dumaan pa uwi. Kakaalis lang din niya eh. Dagdag pa ng tatay ko. Kinabahan ako noon, Sir Dan, dahil lang naisip ko ay baka nakasalubong ni Ninong ang aswang at baka napahamak na siya bago ko pa man nakita ang aswang na yon. Pero natigilan lang si tatay noon na parang nag-iisip. Sabay pumasok na kami sa bahay. Mukhang may kakaiba talaga sa kumpare natin, Beng. Wika ni tatay sa nanay ko. Si nanay naman ay parang nagdududa na rin. Naguluhan po ako noon. Pero halatang galit na ang tatay ko. Parang may tinutumbok talaga ito. Mga 3 minuto pa lang daw kasi ang nakalipas nung nagpaalam si Ninong na uuwi, tapos narinig na nila ang sigaw ko at ang pagkabasag ng bote sa dingding namin. Simula nang malaman niyang buntis ka, napapadalas na ang punta niya rito. Wag na wag lang talagang tumama ang hinala ko at makakapatay ako ng kumpare ko. Galit na dagdag pa ng tatay ko noon. Wala din naman kaming kapitbahay noon. Talagang malayo-layo kasi ang agwat ng mga bahay. At parang ang bahay pa ni Ninong ang pinakamalapit sa amin. Litong-lito po ako noon, Sir Dan. Pero sobrang bilis ng mga pangyayari na meron pa palang mas malalang mangyayari. Simula noon ay 2 araw nang hindi pumunta doon sa bahay ang Ninong ko. Ayaw din naman ni tatay na siya ang pumunta doon sa kanila. Dahil parang napagtagpi-tagpi na niya ang nangyari at malakas ang kanyang hinala. Baka away para wagad ang puntahan kapag napadpad si tatay doon sa kanila. Nung 3rd araw, nagulat kami ng mga 8:00 ng gabi dahil kumakatok sa pinto namin ang asawa ni Ninong, dala-dala pa ang kanilang anak na noon ay wala pang 1 taong gulang. Itago natin siya sa pangalang Tita Nelia. Nung pinagbuksan siya ng tatay ko, hingal na hingal ito at umiiyak na. Nung tinanong namin, lalo kaming nagimbal sa mga sinabi nito. Naabutan daw kasi niya sa kwarto si Ninong na nakayoko habang nakahiga ang kanilang anak. Agad raw siyang nagulat nang makita niyang naglalaway ito at napakasama ng titig sa kanilang anak na parang wala ito sa kanyang sarili. Nang makita raw niya ang pangil at parang kulang na lang ay kainin na nito ang kanilang anak, mabilisan siyang pumunta sa kanilang kusina at kinuha niya ang itak. Tinaga daw ni Tita Nelia si Ninong sa kanyang likod. Sabay binitbit ang kanilang anak at tumakbo palabas ng bahay. Paulit-ulit niyang sinasabi na aswang daw si Ninong. Lalo at napansin din daw niya na kakaiba ang mga ikinikilos nito ng mga nakaraang araw. Nagmadaling kumuha ng itak si tatay noon at sinabihan kaming isara lahat ng pinto at bintana. Sabay mabilis niyang pinuntahan sa bahay nila si Ninong. Grabe ang kaba namin noon, Sir Dan. Pero mga 1 minuto, nakabalik naman agad si tatay. Wala raw si Ninong doon sa kanilang bahay, pero
Nagkalat daw ang dugo doon. Ang nakakapagtaka doon, Sir Dan. Pagkatapos ng gabing yon, talagang wala nang bakas ni Ninong. Hindi ito namin mahanap kahit saan. Ipinalabas na lang namin noon na nag-away silang mag-asawa at naglayas ang ninong ko. Kami-kami lang ang nakakaalam sa totoong nangyari. Ang sabi ni Tita Nelia, sa likod niya raw tinamaan kaya alam niyang hindi yon ganun kalubha. At mababaw lang din naman yon dahil hindi naman ganun katalas ang gamit niyang itak. Isa pa, maliit lang din na babae si Tita Nelia. Ngunit hindi raw nadidilaan ng aswang ang sugat sa likod. Kaya nagdadalawang isip din kami noon. Pero dahil walang kahit anong balita sa kanya noon, alam naming buhay pa siya, Sir Dan. Pero hindi namin alam kung bakit ni minsan hindi man lang ito bumalik. Nung nakaraang taon lang ay nabalitaan namin na nakita raw siya ng kababaryo namin doon sa Palawan. Pero hindi namin alam kung totoo. Kami lang din talaga ang naniniwala na aswang siya. Dahil kami lang din naman ang nakasaksi. Nakapangasawa na rin ang iba si Tita Nelia. Kasi nga napakatagal na nun. Pero ito po ang kwento ko tungkol doon. Hanggang dito na lang po ito. Salamat.